Mag-Tagalog kami ngayon kasi baka hindi nyo maintindihan. Mga alien kasi sila. Okay. Now, first, remove. Over. Today. So for check up, kailangan bago maglinis ng aircon, iti-check kung maanda yung unit. So let it start. Laging tatandaan, kapag nagsiservice ng aircon, laging pinapaandar muna bago linisin, baka hindi umaandar. So para iwas tayo sa customer na magagalit. Kasi merong iba na hindi sinasabi yung totoo. Sira pala yung unit, pero paglinis namin, kami na pagbintangan. Yo! So, maanda siya. Malamig. Pero mahina ang buga. So, hindi natin filter. Ito. Medyo marumi, pero ang mas marumi yung sa loob. So, kapag natin yung cover. Tatanggalin ito. Kailangan tatanggalin ang cover niya. Ayun. Napakadali lang tanggalin yung cover dahil dalawa lang ang screw niya. Pagkatapos itataas. Oh, malamig siya. Pero kung titingnan natin, yung dumi nandito sa tent niya. Parang nagmumold siya. Kaya mukhang malinis sa tingnan. Pero yung sa ilalim, barado. So, off na natin. At huwag kakalimutang bunutin yung unit habang nagsiservice para hindi kayo makurente. Yun, bunot na. Tanggalin yung drain. Yung kasama ko nag-CR pa. Kaya ito na siya. Nandiyan ka. Tatanggalin natin yung wiring.
butas ng drainage ay barado. Wala na. So, papakita ko sa inyo kung gaano siya ka dumi. So yun. Ganito ang itsura ng kanyang aircon. So napakadumi, you know. So pag naglilinis ng aircon, kailangan gamitan ng tubig, pressure washer. Yun. So parang dumi. So titingnan natin hanggang sa pagkatapos kung ano ang itsura nito. So pressure washer namin, yung ginagamit namin is ito. May tubig siya dyan. Yun. Yung nozzle niya is flexible, adjustable din yung kanyang lumalabas na tubig para hindi matupi yung aircon. So ayun, start na tayo maglinis. Babalik ko na abot lang ng mga 10 minutes. Tapos na yung paglilinis dahil nag-init na rin yung pressure washer. So, ang mukha ang saranan. So ito yung hose na para sa drainage para yung tubig hindi magkalat. So kunin ko muna ito para hindi magbasa. So may nabibili ka nito pero ito improvised na namin kasi maganda naman ito dahil tumatagal. Okay, ganyan. Ganyan ang paglilinis. So, meron siyang tagasalo. So, ganyan siya. Ganyan. So itong bahay na to, bahay ko nila Ma'am Galampo. Pahina. Pahina ba ito ba? Apo bless you, sorry. Okay. Start! Go! Angels. Yung angels, ang burger ng bayan. Oh. Ito yung nagtatanggal ng dumi.
So, secret lang sa amin to. Para matanggal yung dumi. So, you know? Yun. Tingnan mo kung ano reaction nito. Para matunaw yung kanyang dahan lang ang paglagay para sino yung reaction niya? Yun. Kumukulot siya. Nagtatanggalan yung dumi. Kamo siya i-pressure 1. Dahil pag ito lang gagamitin mo, hindi siya natatanggal. Parang nilinis mo ngayon, after 1 month, umina na naman yung lamin. Ito, tumatagal ng 5 months ang lamig niya dahil sa natanggal lahat yung dumi sa akin. So, ito pala yung ginagamit ko. Ito yung pagtanggal ng bara ng lababo, pero sinahaluan ng tubig ng marami at saka nililinis din para maganda ang paglilinis niya. So, shout out sa mga viewers, mga kaya kontek. Ito pala yung kasama ko, si Rapi Aklan. Saga, say hi sa mga hello. Ka-technician. Wala na, kapit. Yun. Yun na, yun na. Natatanggal na yung mga dumi. So, kailangan marunong lang ang gumagamit ng ganito kasi nagkasira din to pag hindi marunong. Kaya, yun na ang paggamit na siya. So, ito. That's it. Magkasay siya ng 1 minute sa minuto. Sa natin. Yan. Na-adjust ko para hindi masira yung aircon. Okay. Start! Rito, pupunta din sa baba para hindi magkalat yung dumi. So, get nyo ba? O, tingin mo ang pagkakaiba. Ito, may tin. Kung nililit na, naging maputi na siya. So, tatagal yung kanyang lamig. Madalas po nangyayari sa LG na unit dahil ito kasing plastic ng kanyang pins ay pino siya. Kaya yung dumi kumakapit sa kanya. Lalo na pag ginagamit sa araw at gabi. So may mga aircon na gumagana, sinahanda sila sa umaga at sa gabi. Kung sa gabi lang, medyo matagal dumumi dahil nadadry siya sa umaga. So ito sa kanya, ginagamit siya araw at gabi. Kaya madali lang marumi. Okay, go!
yung basahan, man. May nakalimutan ako, pero laging tatandaan na tatakpan ko ng basahan. So, para hindi lang matalsikan. Pero hindi mo siya binabasa. Nababasa lang siya dahil sa talsik. Pero, alam mo tatakpan. Okay, go. Yung drainage ang nugasan, kailangan matulis yun para mapasok siya dito sa butas sa gabay. Go! So, adjust na naman natin. Itong panglinis na to, kaya ginagawa namin na pwedeng mabalok to dahil merong aircon na nandito siya sa iba, masyadong madikit dito kaya hindi ka makapaglinis sa likod dito kasi sa likod dito merong paint yun, hindi mo siya malinis dito, yung marumi talaga. Kaya ang gagawin natin is babalok to din ko to sa ipasok dito. Okay, go. Pala mga ka-technician, yung nililinis namin ay inverter. Yung blower nito, dalawang klase, merong DC inverter na blower, meron ding 220. So, paano mo malalaman na DC inverter ang kanyang motor sa blower? Ito, kapag nakabunot siya at tinutukan mo ito ng pressure washer, kapag umikot siya ng malakas at nag-on yung motherboard, DC po yung motor niya. Hindi siya mapapandar ng 220. So pagka pinutukan mo to, umiikot siya ng mabilis at hindi siya nag-react, 220 po yung lower niya. Kaya huwag kayong magtaka na kung bakit umiilaw yung kanyang board na nakabunot naman yung aircon. Dahil yan sa ito, DC. So, ang DC, pag iniikot mo, magkakaroon siya ng power supply. Dahil may magnet yung motor niya. Yun lang po, mga ka-technician. So, tatanggalin na lang yung cover. At
Gagamasan natin ang blower. So ito ba yung dumi na nakukuha ng ano? Yun. Puno po yun. Marami po yun. Yun. Ito yung blower. Professional lang din ang kailangan gumamit ito kasi nasusunog yung iniinitan mo kapag masyado kang malapit. Tingnan mo, yun, nagbabaga yung kanyang, yun, sa sobrang init. Yan pala mga ka-aircon technician. Hindi kami marunong sa computer kaya pakishare na lang at subscribe sa aming channel para updated kayo sa susunod namin mga video. Hindi kasi kami marunong maglagay ng ano, subscribe button. Kaya ito. First vlog pala namin ngayon. Kasama ko si Rafi Aklan. Ang matinik na teknik lang. So, tapos na tayo sa indoor. Ngayon na tayo sa outdoor. Nagkalat kami. So, ganyan yung mga katiknisan. So, ganyan, matanggalin natin. So, kung titignan natin, malinis na. Ayun. Ayun, malinis na siya. So, put na lang tayo sa outdoor unit. So, malinis na namin. Ito yung outdoor niya. Ito, ang paglinis nito, dahil inverter siya, hindi na kailangan buksan pa ito. Dahil sensitive po yung kanyang board. So, kailangan ito lang yung importanteng linisin yung dumi na to. Yun. Kasi diyan humaharang yung paglabas niya ng init. So di na kailangan buksan. Sa mga regular na mga aircon, pwede mo siyang buksan para malinis. Pero ito, sensitive. Baka sa paglilinis mo nasira mo yung aircon, so malaki pang babayaran mo. So importante lang ito. Bubugahan namin to ng pressure. So go.
Mission. Yun. May solar panel po yung bahay na to dahil pag run out, meron silang ilaw. So, ito yung dumi nyo. Yun. So yun, tapos na kami sa paglilinis. O, kung makikita nyo, yung aircon kanina, pag-on ko, mahina yung hangin niya. So, you know, malakas. Dahil sa dumi na nakaharang dito. So ngayon, malinis na siya. Makikita mo, malakas na lumamig dahil sa nalinis siya. So, hindi ko Freon. Kasi ang Freon po, lifetime po ang Freon sa aircon, sa refrigerator, sa mga sasakyan. Lifetime po yan. Basta walang butas. So, hanggat may Freon yung unit, basta umaandar lang yung motor, talagang lumalamig siya. So, ganito yon. Yung sinasabi nila na Freon daw, kung technician ang tatanungin mo, pwede. Pero pwede ring marumi lang. So, lilinisin muna at obserbahan saka ka magkarga kung Freon ba talaga. So, mga ka-aircon tech, subscribe lang sa aming channel, ka-aircon tech tutorial services. Subscribe and like and share. Oh, God bless at all. God bless. So, yun, malamig na siya. Yun. Super lamig. So, salamat sa panonood. Ito ang partner na si Rafi Aklan.